So, hindi isa ka sa parang apat na lang kayo na nakikinig. Uy, ano yan? Season 2. Parang nawala na yung tatlo. Hindi, isa ka na lang dun sa apat nga na nakikinig sa TV part ng champion. Siguro, ano na lang yung nadadala niyo sa experience na OP4 na matutulungan yung team para maulit niyo yung ganong klase experience ngayong season 2. Siguro yung same experience. Yung experience na yun, masishare namin sa mga youngers namin, sa mga bata namin, kung paano namin hinabaho yung season na yun. Kumbaga, importante sa amin yung part ng mga veterans na malaman ng mga bata kung ano yung naranasan namin yung season na yun para makuha yung championship. Kaya tama ka nga yun, kumbaga, sa veteran. Napakalaking factor sa amin na i-lead sila ng tama para makuha ulit yung championship. JD, yung kumbaga yung bigat ng finals last season, gano'ng kalaking part yung dala-dala mo pa rin yun bilang parang motivation mo, bilang senior ka rin? Yung last season, ano siya, sa akin mas mabigat siya. I came from that school in La Salle, diba? So gusto kong manalo that team. Kasi especially La Salle yung nandun yung mga community ng La Salle. Suddenly, hindi namin nawa yung panalo. Oo, until now, dala-dala namin siya. But, alam nga naman, I mean, hindi namin siya bit. Pero hindi rin namin siya pwede kalimutan. So, nandun na siya. Kung nandun na kami sa point na yung mga katawan namin sumusuko na, yung utak namin sumusuko na, kapag binabalikan lang namin yun, and yun na, kapag balik ulit sa yung process namin towards 87. Maybe, meron na mga schedule for your off-season leagues kung mayroon man kung out of the country or not? Ang alam ko lang for now is Pinoy Liga. It starts April 16. Pero I'm not sure kung may game na kami that day. How excited na lang kayo na talagang trabaho na ulit? Super excited. Yeah. Like, makikita mo, after the series, makikita mo all of us were like down talaga. So parang ayaw namin harapin yung Christmas na yun na malungkot. Pero Coach Gold, sinabihan niya kami na let's start in like second week in January. So until now, tinatrabaho namin lahat. And hopefully, lumabas siya lahat sa season namin. JD, ano lang masasabi mo na kasama mo na ngayon si Ray Remogra sa isang pamalakasang Garden Garden? Of course, UP were very thankful for Ray Remogra na lumipat siya sa amin kasi he's a big help for us, especially next season. And we all know Ray Remogra from part of Mythical 5, like one of the toughest guards in the UAP. So for sure, marami siyang kahirapan eh. Marami siyang may tutulong sa UP. Although hindi ko yung mag-aabot kasi it's my last game eh, this year. Pero I know, mabait siyang bata and down to earth. So far ba may nagkaroon na kayo ng mga pag-uusap? Kasi syempre siya yung susunod. Oo, nagsishare kami about yung experiences niya. Sa mga experiences ko rin ng mga previous school namin. Kasi parehas kami, galing kami from different school na pumunta sa UP. And sinishare ko rin sa kanya kung paano yung magiging system ni Coach Gold. Para kumbaga mag-guide ko rin siya kasi mahirap kasi from ibang system tapos nilipat ka agad sa ibang system. So, naalalayan namin siya. Hindi lang naman ako. Meron din naman yung mga ibang mga veterans. Yung mga like player ni Coach Bull ngayon yun na mas nakakalam ng sistema ni Coach Bull. So, ginag-guide namin lahat ng bago. Hindi lang din naman si Ray. Kasi marami rin namin bago. So, yun, tulungan lang kami. As a team talaga. How do you look forward to playing with Gabi? Kasi maglalaro na siya next season. Obviously, yung role niya as a big, parang fill the void yung pagkawala niya.
very excited for Gani kasi nakita ko yung trabaho niya during his residency. So, kung nakikita mo siya na pisigalingan, means bumayat siya and yung work ethic niya para mag-fit talaga sa system ni Coach Wolves. Grabe, grabe yung ginawa niya. And very excited ako kasi although nakalaro na siya ng 1 year sa UAP and alam na yun yung paano laruin. So, happy kami and very excited kasi for sure, it's a big help for us.